Magandang araw mga bata, ako ay si Sir Ariel. Sa araw na ito ay ang pag-aaralan natin ang asignaturang musika. Ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa pahinga at rest o yung tinatawag nating rest and note. Ang araling ito ang magtuturo sa iyo ng pagkilala ng iba't ibang uri ng mga nota at pahinga o yung tinatawag nating rest and notes. Malalaman mo rin dito ang mga kumpas ng nota, kaya bigyan natin ng halaga ang araling ito. Pag-aaralan ang bawat aralin na nakasaad sa aralin na ito upang may masagot ka sa pagsusulit, kaya halina at matuto. Pag-usapan natin ngayon ang iba't ibang mga simbolo na ginagamit sa musika. Gaya ng nasabi ko kanina, ginagamit natin ang nota at pahinga sa musika. Ito yung mga nota na tinatawag natin o yung mga notes. Ito yung whole note, yung bilog. Ito naman yung half note. Ito naman ang quarter note at ito naman ang eighth note. Ating pag-usapan ngayon ang kanilang mga kumpas. Ilan ba ang kumpas ng mga nota na ito? Ang whole note ay may apat na kumpas. Ang half note naman ay dalawang kumpas. Ang quarter note naman ay may isang kumpas. At ang eighth note naman ay may kalahating kumpas. Tignan nyo. Whole note, apat. Half note, dalawa. Quarter note, isa. Eighth note ay kalahati. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga rest o yung mga tinatawag nating pahinga. Ito ang full rest. Ito naman ang half rest. Ito naman ang quarter rest. Ito naman ang eighth rest. Ang kumpas na natatanggap ng full rest ay apat din. Ang half rest naman ay dalawa. Ang quarter rest ay isa. At ang eighth rest ay kalahating kumpas. Tignan ninyo mga bata. Full rest, apat. Half rest, dalawa. Quarter rest, isa. Eighth rest ay kalahati. Ano ba ang pinagkaiba ng nota at mga pahinga? Pag sinabi mong mga nota, ibig sabihin may tunog o aawit ka. Pag sinabi naman na pahinga o rest, walang tunog, hindi ka aawit. Ang nota at rest ay kailangan natin sa musika para lalo itong mapaganda. Ngayon naman ay tutugtugin ko ang isang awiting bayan. Ang pamagat nito mga bata ay ang Bahay Kubo. Kung alam nyo ang awit na ito, sabayan ninyo ang himig nito. Napansin nyo ba ang Bahay Kubo? May mga bilang ang bawat nota at pahinga dito. Ang Bahay Kubo ay pwede din nating pag-aralan ang kumpas nito sa pamamagitan ng pagpalakpak. Pakinggan nyo mga bata. Bahay Kubo kahit bunti. Ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, katani. Yan ang pagpalakpak sa kumpas ng nota at pahinga ng Bahay Kubo. Ngayon bata, ito na ang pagtatapos ng ating aralin ngayong araw na ito. Ano ba ang dapat nating tandaan mga bata? Laging tandaan na ang bawat tunog na naririnig natin sa musika ay kinakatawan ng simbolo na tinatawag na note o nota.
Samantalang may mga pagkakataong nakaririnig tayo ng saglit o mahabang katahimikan sa awitin o tugtugin. Ito ay kinakatawan ng simbolo na tinatawag na rest o pahinga. Bagamat magkakaiba ang anyo at bilang ng beat ng mga note, ang mga ito ay magkakaugnay. Ang whole note ay katumbas ng dalawang half note. Ang isang half note ay katumbas ng dalawang quarter note. Ang tie ay ginagamit upang pagsamahin o pagkabitin ang dalawa o higit pang mga note na may parehas na tono. Kapag ang dalawa o higit pang mga nota ay magkakakabit, ang bilang ng beat nila ay pinagsasama-sama, kung kaya't humahaba ang tunog ng mga nota na ito. May isa pang paraan ng pagpapahaba ng tunog ng mga nota at pahinga. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng tuldok. Kapag ang isang nota ay may tuldok sa kanang bahagi nito, ang bilang ng kumpas ng nota ay nadaragdagan. Ang beat o kumpas ng bawat tuldok ay katumbas ng kalahati ng bilang ng nota na tinuldukan. Sana ay may natutunan kayo mga bata sa ating ginawang pag-aaral sa asignaturang musika. Hanggang sa muli, paalam!